napakabuti niyo po, Kahilper. Tama! Pakidalo po, mga kalingap, hindi mo si Kahilper, yung kanyang channel. Oho, Kahilper po, pakidalo. Tama! Pagkatapos yung pampindot yung bell, pinutin niyo po yung all. Tama! Good morning, good morning, good morning. Tara po, meron lang po akong gustong ano, napanoorin, no? Makikichismis lang ho tayo, no? Ako ho kasi wala akong idea dito, no? Marami lang akong napapanood, no, about sa breakup ni Kalinga Prab, no? Alam nyo na, ang daming naglalabas ang video. So ako, hindi kasi ako masyado sa ganyan, eh, yung makipagchismisan, no? Hindi, about sa love life, medyo dead ma ako dyan, eh. ngayon, ito nga, nakita ko nga to, nakita ko nga itong video ni Kalinga Prab at ang kanyang buddy, no, na si Ian Ramirez. Sabi ko, ano bang meron dito? Eh, ngayon nga, natatopic about doon sa hiwalayang nangyari, no. So, ako, hindi ako magkukomento rito, no, kasi ako, medyo, wala akong alam dito, eh, no. Mahirap na, baka mamaya ako pa yung makasira lalo, no. Tara, panoorin lang natin, no. Kung ano ba yung totoong kwento, no? Kung bakit naghiwalay si Kalinga Prab at ang kanyang dati, no? Ito, panoorin na natin. Mga ka-ultrasonic boom tayo. Daming chismosa. Ayan, totoo, daming chismosa. Sinimula na ni Jennifer Tubato. Oo nga po, ang daming chismosa. O, yan na chismosa. Kasi sabi ko lang, eh. Nasama tuloy ako, no? Chismosa. Jesus. Gusto ko po lang linawin sa inyo na ang dahilan ng live na to is gusto ko lang, hindi po kami nakikipag-away, wala po kaming gustong tapakan o masaktan. Mm-hmm. Gusto lang po lang namin is malinawan, maging okay ang lahat, maging peaceful. Mm-hmm. Alam niyo po, ito lang ho gusto ko iparating din sa inyo. No? Hindi po ako chismoso. No? Hindi ako mahilig sa chismis. Eh pero syempre ito, gusto ko lang din ano, pakinggan. No? Gusto ko lang marinig. No? Gusto na rin makichismis. Namin buds. Sa mga gumagawa ng kwento. Gusto daw namin baring manawin yung sa mga... Ayan, sa mga gumagawa ng kwento, malalaman nyo na rito ang totoo. Gumagawa ng kwento. Opo. Ang una-una ko pong gustong linawin is ganito po kasi yung kwento niyan. Nag-comment po ako sa isang comment section. Natatawa si Kalinga Pramino. Sige, go! Kaya nyo yan! Tapos, ang nangyari po kasi yan, ang very intention ko po kasi is ipagtanggol yung girlfriend ko. Okay. Pero ang nangyari po dun is nabash lang po ako na nabash, pero wala naman po ako dun sinasaktan na iba. Wala naman ako sinabi na kumpara kanino. May nireplyan lang po ako dun na isang comment na si Kuoki. Ang sinasabi po kasi dun ni Kuoki is yung girlfriend ko daw ay yung dahilan ng breakup ni Kalinga Prab, huh? At ng kanyang ano, hala? Ni Yel. So, yung pong paratang na yun ay hindi yun totoo. At gusto ko lang rin pong linawin na walang kinalaman dito yung girlfriend ko. Wala po siyang alam. Magkaibigan po sila ni Yel. Alam po yan ni Mariel. Si Mariel po ay nananahimik lang siya. Hindi lang po siya nagsasalita dahil ayaw lang din niya po ng mga ganong gulo din. Nagkakausap po yan si Marilla si Iggy, pero wag niyo naman pong gawang kwento. Ang nangyari po kasi nun, sa pag-reply ko na wag niyo naman gawang kwento, yung girlfriend ko, is maraming nagagalit, pati yung mga kaibigan niya. So wag po kayong magalit, kasi ang sinabi ko lang, wag kayong gumawa ng kwento. Dahil ginawa nga ng kwento yung girlfriend ko, kasi ang dami nang nag-chat sa girlfriend ko eh. Ang dami nang nag-chat sa kanya, tumatawag, sabi, ikaw po ba talaga yung ano, dahilan? So hindi po siya ang dahilan. May personal reasons po yan. Si Kalinga Prab na baba siya, pinagsasabihan siya na cheater. Bago po sila naghiwalay, is nag-usap silang dalawa. Ito po si Kalinga Prab, araw-araw ko po yan kasama. Alam ko po yan. Alam ko yan kung may pinupuntahan siya. Kung... Yan ang mahirap sa inyo eh. Porkit bagwapo, cheater na. Ang sakit nun eh. Ang sakit. Yung panoorin na nga natin. Di ba? Porkit guwapo, cheater? Di ba pwedeng marunong din masaktan? Diba? Okay. Saan siya pumupunta? Dalawang beses pa kami nag-usap. Nag-usap po yan. Bago ang break up nila, nag-usap po sila. Huwag po tayong magalit kung si Kalinga Prab ay may namimit o kung ano. Kasi karapatan niya na po yan. Karapatan niya maging... Yes! Correct!
dapatan din ng mga guwapo yung may ma-meet, di ba? Hindi pwedeng porkit nagkaroon na ng breakup, wala na, hindi na, tigil na. Unfair naman sa mga lalaki, di ba? Unfair naman sa mga guwapo. Wag rin po kayo palang magalit kasi nagagalit sila dahil sabi daw, bagong break palang inag-swimming na. Ang nag-celebrate po kami noon, hindi dahil bagong break. Ito po natanda nyo. Wala po ba kaming karapatan maging masaya dahil may naghiwalay lang? Masama na ba ang isang tao dahil nakipaghiwalay siya? Ganun po yun eh. Hirap pala sa mundo ng showbiz, no? Ang hirap sa mundo ng showbiz, no? Bakit po nyo i-judge yung isang tao? Kayo po ba? Sa lahat po ba kayo dyan? Kung sino yung unang naging girlfriend nyo, yun din po ba yung pinakasalan nyo? Pero kapag pag nagipag-break ka ba, sasabihin na kita na masama ka? I-judge na ba kita kaagad? Huwag po tayong mag-judge. Hiwalay po yung personal life ni... At isa pa po ito, hiwalay po yung personal life ni Kalinga Prab sa ginagawa niya araw-araw na pagtulong. Kasi po, madami na po nagsasabi rin na si Kalinga Prab daw... Ano daw? Si Kalinga Prab daw ay puro sa sponsors na humingi. Wala po kayong ebidensya doon. At wala po kayong alam sa ginagawa niya araw-araw. Actually po, araw-araw, may dinadaan na kami, may mga nadadaan na kami ng mga pulubi, mga walang tiran, mga wala sa tamang pag-isip. Lahat po yun, tinitigilan namin. Kada may chance po kami, kahit pagod pa, kahit umuulan pa, napapatigil po yan, nasabi si Ibadi na, tigil mo tayo, tapos tumutulong po kami. Okay po, no, ako din, no, magbibigay ng konting komento dyan, no. Ito nga po, sa lahat po na napapanood nyo, po, may mga part talaga na hindi nyo pa talaga alam, no. Tulad nyan, no, hindi na nila pinapakita sa camera kung nakwento ngayon ni Sir Ian, no, na ayun nga, may mga dinadaanan, may binibigyan, ganito, hindi na pinapakita sa camera. Ganon din kay Kuya Bal, diba, ganon din yon. So, mahirap mag-judge talaga pag nagbe-base ka lang sa camera. Maliban na lang kung talagang tulad niya nakakasama ni Sir Ian lagi si Kalinga Prab. Yun, alam niya totoo. Alam niya yung toong nangyayari, no? Ang totoong nang istorya. Mahirap lang talaga pag nag-base tayo dito sa camera. Abot na kaming makakaya. Binibigyan. Hiwalay niyo po yung personal life ni Kalinga Prab sa issue ng paghihiwalay. Dahil yung paghihiwalay na yun, pinag-usapan yan. Mutual decision yan. So, gusto ko lang pong ulitin rin kasi sa totoo lang, sobrang na-stress ako sa nangyari dun sa girlfriend ko. Kasi po, nalulungkot po ako. Ayoko nang nakikita na nasasaktan yung girlfriend ko. Kaya pinagtanggol ko po siya, kaya wag po kayong magalit kung ipagtanggol ko yung girlfriend ko. Kasi wala po siyang kinalaman dyan. Hindi po siya vlogger, hindi po siya public figure. Nananahimik po siya. Wala po siyang alam dyan, tapos gagawa-gawa kayo ng kwento. Na yung girlfriend ko pa yung dahilan, tapos may mga nagsesend pa sa kanya mga voice clip. Isipin niyo po yan, nawawala po yung, may pinagdadaanan po yung tao. Kung may pinagdadaanan rin po kayo, may pinagdadaanan rin po yung ibang tao. Hindi porket may nasaktan, kailangan yung mandamay, may masasaktan din dapat na iba. Huwag naman po ganun. Hindi naman po natin gusto yun eh. Sa totoo lang kami po ang magkakaibigan. Kami nila Kuya Nel, nila Kuya Jens, nila Ron, nila Kuya P. Hindi na rin po kami, wala po kami pakialam sa mga bashers na namin. Sinasabi kami ang dahilan, mga wala kami sa ayos, mga konsentidor kami, mga mayabang lang kami. Wala po akong pinagyayabang dito. Gusto ko po maayos lang tayo. Ayoko po ng gulo eh. Kasi ang pinaka-purpose kung bakit kami nagbablog is tumulong. Huwag niyo pong kalimutan yun. Ang pinaka-purpose nitong lahat ng to, paano kami nagsimula, kung paano nagsimula sila body, is tumulong lang. Kung may problema man po sila personal life, kung talagang totoong supporter po kayo, magpagsimpatya naman po kayo. Wala naman pong gusto ng mga nangyayari yan eh. Kung may masama man nangyayari, wala pong ano. Wala naman yung kinalaman sa pagtulong o kung ano pa. Yan nga, no? Ayan. Mismo sa kanila galing ang totoong kwento. Kasi
dami talaga naglalabasan dito, no? Sa nakikita ko sa mga videos. Kala ko ano lang, parang yung gagawa-gawa lang yung videos na yun na nagkaroon nga ng breakup ganito. So hindi ko pinapansin, no? Eh yun nga, nagsalita na mismo sila, no? Sa grupo ni Kalinga Prab. Kaya ito, binigyan ko na rin ng komento, reaction, na ipinapakita ko na rin to sa inyo para marinig nyo rin yung side nila. Na hindi lang puro doon sa mga kwento-kwenta lang na usan-saan, nasabi nga nila, maraming kwentong imbento. So at least ito pinakita ko po dito para malinawan po kayo kung ano yung totoong nangyayari. Lahat naman po tayo nalulungkot kapag may naghihiwalay. Pero tanggapin po natin yung mga nangyayari. Huwag po natin ipilit yung mga hindi na dapat ipilit. Masakit tanggapin. Sorry po, sa totoo lang, hindi pa dapat, hindi talaga, wala sa isip ko ang mag-live. Ang katotohanan. Wala sa isip ko, never ko naisip na mag-live ako ng ganito. Pero, nakita ko po kasi, nakita ko na nasasaktan yung taong mahal ko. Nasasaktan yung girlfriend ko. Nasasaktan yung best friend ko. Hindi naman po namin pinapalaki yung issue eh. Sa totoo lang po ba, may narinig po ba kayo kahit isa sa amin about sa issue na yan? Yeah, totoo yan. Narinig po ba kayo? Yun din yun, no? Kaya ako din, yung mga nakikita ko na napapanood ko, no? Hindi ako basta-basta dyan nagbibigay ng komento hanggat hindi galing mismo kasi sa kanilang bibig ang tungkol dito. Kaya ito, ako, ito, yung paggawa ko ng reaction, ay ayon sa kanila mismo. Walang dagdag, walang bawas. Wala po kaming sinasabi kahit isa tungkol dyan. Huwag naman po natin palakin o huwag po natin husgahan ang bawat isa sa amin. Kasi unang-una, wala po kaming ginawang masama sa inyo. Sa totoo lang po, kahit halos wala na kaming tulog, nagtsatsaga po ako mag-reply dyan. Nag-reply-reply po ako. Lagi ko po kayong nare-replyan hanggat kaya ko. Kung may hindi man po ako nare-replyan, pasensya na po, nabibisi lang din talaga. Halos wala na nga din po akong time sa family ko, hindi pa ako makauwi sa bahay. Pero lahat ko po kayo binibigyan ng time. Kaya masama po sa pakiramdam na kapag may hindi lang ako ma-replyan ng kaunti, sasabihin nyo agad, suplado ako. Sasabihin nyo agad, parang walang pakailam, wala ka, mayabang ka na. Ang sabi ni Troy Mayreyes. Nagloko daw ako. So sa mga bashers po dyan, kung may... Oh. Troy Mayreyes, saan nyo po narinig yun? Sabi mo mga buddy, yung kwento ni Troy Mayreyes, saan niya narinig? Saan mo naman po narinig yan? Kami po, itong sinasabi ayaw ko sa'yo. Ayoko lang po magsalita kasi ayoko pong mas lumaki pa yung issue. Kaya hindi ako nasasalita sa vlog ko or sa live ko. Kasi labas po ito sa namin, sa content po namin na pagtulong. Kumbaga ayoko lang palakihin and concerned din po ako kay yan na baka mabas siya, maraming mabas sa kanya. Kaya ayaw ko pong mas lumaki pa ito. Ayaw ko po ng gulo. Kaya si Buddy na lang po yung magsasalita para sa... Kasi ito po si Buddy, hindi po yung mahilig magsalita ng mga ganyan na mga parang mga sobrang malungkot o seryoso. Kasi si Buddy gusto niya parang magaan, masaya tayo, peaceful. Kaya nahirapan niya magbigay ng nasa loob niya. Yung paghihiwalayan po nilang yun. Walang panlulokong naganap doon. Opo, wala pong panlulokong. Kasi yung hiwalayan po nila, matagal niya po yung pinag-isipan. Hindi niya po yung basta-basta lang na naisip niya lang na, ito hiwalayan ko to siya, ayoko na. Hindi po ganun yung nangyari. Sino pong tao ang makikipaghiwalay ng matagal na kayo, tapos makikipaghiwalay ka lang dahil lang sa babae? Parang napaka-immature naman po ng ganun. Sa tagal-tagal yun ang pinagsamaan. Lahat po yan, nagdaan po yan sa pinag-isipan ko po yan. Hindi po yan na basta-bastang decision. So, pagkatapos po nitong live na to, sana matuldo ka na po yan lahat. Kung may mang bash man sa akin, o kay Buddy, o sa mga mahal ko sa buhay, kung i-bash niyo po siya, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na kayo na po ang bahala, mag-stress, kayo na ang bahala mag-problema sa sarili nyo. Kasi gusto ko lang sabihin sa inyo, yung alam kong katotohanan, gusto ko lang sabihin sa inyo, yung side namin, para alam nyo, kasi ang dami na kasi yun, Ang dami gumagawa ng kwento. Ang dami na gumagawa ng kwento, yung po ang ayaw kong mangyari. At
Gusto ko lang pong sabihin kasi may nabasa akong comment na kapag vlogger ka pala, pwede ka nang i-bash. Hindi po natin ipinopromote ang pagbabash online. Hindi porket vlogger ka, dapat... Kaya mo nang tanggapin lahat. Okay lang sa'yo na i-bash ka? Oo, okay lang. Pero dapat ba mambash ka pa namang bash? Kung ayaw mo naman, wag mo naman panoorin. At ayan nga po, no, narinig nyo po ang side nila. Hindi ko na paabain to. Panoorin nyo na lang po yung buong live nila doon kay Ian Ramirez, no? Para mas mapakinggan nyo pa yung iba pa niya sasabihin. Dahil ito, ako naman nakita ko na malinaw na po ang kanilang naging paliwanag, ano, na wala hong panlulokong nangyari, wala hong pan-cheat, no, sa girl. Kaya, yun, para sa akin, tuldok na po yun, tapos na yung usapan doon. Mahirap kasi pag marami pa tayong gagawing komento rito, mahirap. Dahil hindi natin alam ang mga kwento at personal life nila yan. Kaya hanggang dito lang po yung magiging komento natin. At ano pa man ang mangyari, support pa rin tayo at tuloy pa rin ang pagtulong syempre. Kaya walang magbabago at ang personal life, nangyayari talaga yan, ang hiwalayan sa mga kung anumang mga dahilan. Ano ho? Ang dahilan niya ay pogi problem. Pogi problem. Hindi, basta, yun nga ho, pag personal life, sabi nga ni Kalinga Prab, hiwalay yon sa kanyang trabaho bilang vlogger. Ano ho? Bilang pagtulong. At yun, maraming salamat po sa inyo. Magsha-shoutout na po ako. Ano? At saka, yun nga ho, at ito nga, ano, gusto ko ulit i-shoutout si Jamie Santos. Si Jamie Santos po yung ating mapalad na napili po, ano, para sa Jollibee. Siya po yung may anak na may sakit at gusto niya i-Jollibee yung anak niya. And then, yun nga, siya po yung napusuan ko para bigyan po yung anak niya ng pang-Jollibee at panggamot na rin po, ano. Kaya ito po, sabi niya, maraming salamat po ka-helper. Napakabuti. Wow. Hindi po ako mabuti. Buti lang, buti. Butite. God bless po. Ayan. Salamat din sa... Walang sawang pagsuporta, Jamie Santos, sa inyo po lahat. Maraming salamat. At ito po, sabi niya, maraming salamat po, napakalaking tulong po yan, kahelper, pambili ng gamot ng anak ko. Hulo, ayun. Ayun po, ano, ayan. Yan po ang ulit, mensahe ni Jamie Santos. Ako din po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. At syempre, big shoutout kay Libok TV. Yan po, si Libok TV po, ay matagal na ho na natin kakilala yan, kaibigan dito sa YouTube. Yan, sabi niya dito, Kahelper, more blessings to come. You really have a good heart. Dito lang ako at naghihintay na sana ma-shoutout mo ako. Hindi pa pala kita na-shoutout dito, Ma'am Libok, ano. At yan, yan po, shoutout po sa'yo at maraming salamat. At lagi tayong nakikita rito sa YouTube. Yan. I really don't know, pero kahit hindi organic supporter here, all the way from Illinois, USA. Yan. Nasa USA pala si Ma'am Libok TV, ano. Regards po dyan sa ating kababayan sa USA. Pakumusta po ako. And ingat po lagi and God bless. Libok TV. Yan, pakisuportan na rin po si Libok TV. Shoutout po kay Ma'am Virginia Kiren. Kirene? Kiren. Kiren? Parang gano'n, no? Parang foreigner yung ano yun, no? Yung apelyedo, no? Sabi niya, ka-helper from California, pa-shoutout sa Patlin Lover Streamers fan page. Ayun! Shoutout po, Patlin Lover Streamers fan page. Yan po, shoutout from Ma'am Virginia Kirain, no? Salamat po sa inyo sa walang samang pagsuporta rito. And God bless. At shoutout po kay Ma'am JRMT House. Aba, puro nasa USA yung ano ko ngayon, ha? Si Ma'am JRMT, kilala ko na to. Simula't simula po. Yan, nakasupport po sa akin yan. Kung nakita nyo po yung logo na ganyan, simula't simula ho. Hindi na ho siya nag-withdraw sa kanya membership sa akin, no? Kahit hindi ako naging active ng ilang buwan noon, talagang hindi niya tinanggal po yung kanya membership, no? Maraming salamat, Ma'am JRMT. Pasyalan nyo rin po ang kanyang YouTube channel, More on Music po, ano? At shoutout din po kay Ma'am Amy Lopez. Shoutout Ma'am Amy Lopez. Sabi niya, shoutout naman po, I'm always watching from the man. The ma'am, no? Yan, maingat po kayo dyan sa the ma'am. And maraming salamat po sa laging pagsuporta rito, Ma'am Amy Lopez. And God bless po. And regards po sa lahat ng kababayan natin dyan.
At ito po, shoutout po kay Ma'am Vivian Moneda. Si Ma'am Vivian Moneda ay kilala-kilala na rin po natin yan. Nandito po siya sa Italy. Kapit bansa ko lang po siya, no? Yan, si Ma'am Vivian Moneda, no? Solid po yan sa Kalingap, no? At maraming salamat po. Ayan, no? First comment. Yan po mga first comment po pala. Ini-screenshot ko po yan kasi yan po yung masaya po ako noon na part dahil ako rin po pag ako ay nanonood sa mga paboritong YouTuber, ako pag ako naunang nag-comment ay sobrang saya ako po, no, kasi para iba yung pakiramdam na ikaw yung nauna, no. Kaya yan, maraming salamat po, Ma'am Vivian Moneda. Yan, thank you so much at ingat ka po diyan sa Italy and God bless sa iyo at sa family mo at sa lahat, no. And ingat po lagi. God bless everyone. Maraming salamat po. Siya nga po pala, sa mga hindi ko ho, may mga nabasa na po ako sa Facebook, no, mga messages, may mga hindi po ho talaga mabasa. Marami-rami po kasi hindi ko lahat mabasa, no. Kaya 'yun, yung iba po nabasa ko na. And 'yun nga po si Jamie Santos, no, nagkausap na po kami sa Facebook at 'yun, nagbigay na siya ng kanyang mga info about sa pagpapadala ko. And yun, nakapagpasaya na naman po tayo ng ating manunood, no, sa Jollibee. Ayan, pauso tuloy nila, no, gabisera, no, tong Jollibee na to. Ayan, tuloy, nauso na yung Jollibee dito sa channel na to para sa inyo. At ako ay masaya-masaya na magpapa-Jollibee sa inyo o kung ano may maiabot ko na pwede pang suporta. Pasensya na po sa mga nagre-request, hindi po lahat mapagbibigyan ko. Sana lumaki pa tong channel ko para mas marami pa po tayong matulungan, ano. God bless everyone. See you later. Ako pala si Ka-Helper. Narito ako para niyo maging helper. To help is my priority. Yo, ha. Hindi madilim-dilim na dito.